Good day mga kachika, isang showbiz chika muli ang aking ibahagi, at kung bago ka lang sa aking channel maaaring mag-subscribe and hit the button bell notifications para lagi kang updated sa mga showbiz balita. Maraming salamat! Hindi napigilan ni Raffy Tulfo ang kanyang pagkadismaya kina Shopee at Lazada dahil sa isang hinihinalang isyo na hindi pa rin nalulutas. Ang sikat na broadcast journalist ay gumamit ng ilang minuto ng kanyang programa sa TV5 upang ilambast ang sistema ng dalawang kumpanya ng e-commerce. Sinabi niya na hiniling niya sa mga nasabing kumpanya na hilahin ang lahat ng stock ng merchandise na Raffy Tulfo in action dahil mayroon ng mga ipinagbibiling peking item. Gayunpaman, inangkin ni Raffy na ang parehong Shopee at Lazada ay patuloy pa rin sa pagbebenta ng mga peking item kahit na pinayuhan na silang hilahin ang lahat ng mga produkto ng RTIA. Habang siya ay nagpatuloy sa kanyang pahayag, ang nasabing pagkatao ay bulalas na ang dalawang e-commerce na kumpanya ay pagkatapos lamang ng kita. Matigas ang ulo ng Shopee at Lazada. Magpatuloy sa pagbebenta ng mga peke na gamot, peking mga produkto. Wala silang pakialam. Ang pakialam lang po ng Shopee at Lazada ay kumita ng kumita. Wala silang tamang screening sa adnya. They should ask reseller, yung DTI to make sure na rehistro yung reseller, pinayagan yung reseller na magbenta ng products na yon. Hindi po ito ginagawa ng Shopee at Lazada, dagdag niya. Maraming netizens naman ang sumang-ayon dito kay Idol Raffy sapagkat mismo sila ay na-experience nila umano ang mga ganitong kalokohan na peking item. Gaya ng kanyang isang staff, nag-order daw umano ng isang belt bag, ang dumating ay sticker. Isa naman netizens nagkomento nag-order ng relo, ngunit pagdating ay kompas, ang iba naman ay cellphone ang order, ngunit box lang umano ang dumating. Mga ganitong karanasan ay tila di napapatagalan ni Idol Raffy Tulfo dahil nagbigay na umano siya ng notice para sa mga ganitong peking products. Nabanggit pa ni Idol na okay naman ang Lazada at Shopee ngunit ang mga taong nasa likod nito'y hindi maayos ang pamamalakad. Kung nagustuhan mo ang aking ibinahagi, any comments or suggestions just comment down below. Maraming salamat. Hanggang dito na lang mga kachika, see you in my next showbiz balita. If you like this video please don't forget to thumbs up, subscribes and share. Again, thank you for watching.